Hello mga kadalaga, ito po, magluluto tayo ng sinigang na hipon. Dahil hindi tayo marunong magluto, so tayo ay magpapatama. Ito yung hipon, okra, eggplant, talong, kamatis, sibuyas, at yung spinach. Tignan natin later kung anong kalalabasan ng ating lulutuin. Kasi dinidefrost ko pa po kasi yung hipon. Nakalimutan ko siyang ibaba kanina. Okay, I'll be back later. Again, nagayat na po natin mga kadalaga ang sibuyas, kamatis, talong, spinach at saka okra. Naghugas na rin ako ng bigas para yun yung gagamitin kong tubig para sa pagpapakulo ng kamatis at sibuyas. So, iniinlay ko lang siyang mag-boil kasi yun nga yung alam na paraan ko. So, let's see, let's wait. So, kita naman natin na kulong-kulo na siya. Mas palambutin pa natin durugin yung kamatis. O, ayan, diba? Sabi ko sa inyo, mga patama-patama, hindi ko lang alam kung ito ba yung proper way ng pagluluto talaga. As long as na makakain, diba? Okay na yun. So, hintayin pa natin ng mas lumambot yung kamatis. Yan ang sinigang mix. Yung mix depende sa anong gusto nyo asim, ha? Ako kasi gusto ko yung maasim talaga, eh. So, hintayin lang natin siyang kumulo ng kumulo para mailagay na natin yung talong. Ngayon, ilagay na natin ang talong. Hintayin na lang natin siyang kumulo. Takpan ulit natin. Ayon sa nalaman ko, pag yung talong ay lumulutang pa, ibig sabihin, hindi pa siya luto. So, yan. Intay-intay na lang natin. Tapos, mamaya titikman natin kung okay na ba yung asin. Kulo na yung talong. Ngayon naman, ilagay naman natin na ang okra. Okay. Lambot. Takpan ulit ng pinta. Ito na yung finished product. Nakita na nilagay ko yung hipon. So, yun. Nakalagay na yung hipon. Inulog ko na din po yung spinach para dun sa huling lahok niya. Tapos, intay-intayin ko na lang din kumulot. Then, tapos na! Pwede nang kumain.